Hi guys, this is Mommy Ruby of Team Panganiban. Okay, so for today's video, ito ang update para doon sa last video ko about TCL split type inverter, the Titan Gold of TCL. Ayan, so madami kasing questions na pansin ko lang recently na madami pala ng views and madami na siyang questions na hindi ko pa nasagot kasi medyo na busy nga kasi nga lumalaki si baby. My baby is 8 months old now. And so sasagutin ko lang yung ibang mga questions dito para din makatulong sa ating mga momshies, sa ating mga kababayan dyan na nagtatanong tungkol sa TCL Titan Gold kung kumusta naman. Ayan, so please keep on watching. So, a little background lang, review, yung nabili namin TCL aircon split type is nag-sale siya dun sa Abensol. Umabot na lang siya ng 20,000 pesos. Pero ngayon, ngayong taon, hindi ko alam kung ganun pa rin yung price niya. Depende na kasi yan. Kasi summer ngayon, medyo siguro mataas na. Kasi nung bumili kami, patapos na yung summer dun. So, yung installation fee namin, inabot pa siya ng 4,500. So, depende siguro sa location. Hindi ko lang alam kasi may nag-comment dito yung installation daw nila is 10,000. So, doon sa amin, inabot na siya ng 4,500. Ayan. So, yung ginawa nila, sila na yung nagbutas ng pader. So, nakita niyo naman sa last video ko, sila na yung nagbutas ng pader, sila na yung naglagay ng hose, sila na yung nag lahat-lahat sila na. So, inon na lang namin yung aircon after noon. So, madali lang naman yung pag-install nila. Ayan, so babasahin ko lang yung ilang questions dito. So, itatry kong sagutin siya. Depende sa experience namin. So, depende naman. Iba-iba naman yung experience sa TCL Titan Gold. Pero ito yung experience namin as of today. So, almost 10 months na siya sa amin kasi pina-install namin siya last year, August 2021. And today is June 2022. Ayan, so question dito, okay pa po ba yung aircon? Musta consumption at performance after 6 months? Ayan, thank you kay Jerome Corcuera. Ayan, so okay naman ngayon yung aircon namin. Wala pa siyang sira, wala pa siyang leak. Hindi pa namin siya napapamain clean o yung maintenance na sinasabi na every 6 months. Hindi pa kami nagpaganon, so okay naman yung TCL. Ano pong sukat ng room niyo for 1 HP aircon? Yan. So, yung nag-install sa amin, sinukat muna yung room. Actually, dapat daw doon at least 1.5 HP. Pero nabili na namin kasi itong aircon na 1 HP lang or 1 horsepower. Pero ang sukat ng room namin is 3.5 square meters. Ayan. So, medyo malaki siya para sa 1 HP. Pero, yung experience namin, okay na okay yung lamig. Maganda. Mapresko siya. Hindi siya masyadong malamig na malamig. Hindi naman siya mainit. So, perfect naman siya. Is question, alam niyo po ba kung ano yung tawag or brand ng pabango ng kasama ng aircon na to? Actually, hindi namin alam. Wala siyang nakalagay na brand or name. Actually, inalis namin yun kasi yung first time namin gamitin, parang iba yung dating nung amoy. Medyo, hindi kasi kami sanay sa air freshener yung bill. So, madami nagtatanong about sa electric bill namin before and after. So, less than 1,000 lang yung aming kuryente, yung bill. Pero, nung nag-summer na, nag-start na kami gumamit ng aircon. Ayan, so halos 1,000 to 2,000 yung increase niya. Pero syempre, may mga iba din kaming appliances na ginagamit bukod sa aircon. Pero yung usage namin ng aircon, hindi siya lumalagpas ng 6 hours. So, maximum na sa amin yung 6 hours kasi hindi naman kami palaging nandun sa kwarto sa taas. Kadalasan nag-stay kami dito sa baba kasi nandito yung sala, nandito yung ano namin na kusina, yung kainan, doon sa taas yung kwarto namin. So, ginagamit lang namin yon siguro paghahapon kapag magsisesta si baby, mga 2
to 3 hours. Tapos paggabi naman, kapag papasok na kami sa kwarto, mag-start siya ng around 8 o'clock to max na yung 12. So, ganun lang yung oras na ginagamit namin. Pero hindi siya yung pagmatagalan talaga kasi hindi naman kami nag-stay doon. So, in one day, parang nagagamit lang namin siya ng mga 6 to 7 hours or 6 to 8 hours. Ganun. So, hindi pa talaga namin natatry yung 10 hours pataas. Ayan. So, tanong din pala dito, tahimik po ba siya? As in, halos walang noise. Meron naman siyang sound, pero hindi siya yung kasing ingay o kasing tunog na ginagawa ng box type na aircon. Ito talaga kasi split type. Kiniklaim nila na noiseless siya. So, less noise, pero medyo may noise pa rin. Pero hindi siya nakaka-disturb ng baby. So, especially nung bagong panganak ako, maganda yung tulog ni baby. Hindi siya naiingayan. Kahit sa labas, yung nasa labas ng machine, hindi siya maingay. So, hindi ko lang masyado naririnig, pero sa experience namin, hindi siya maingay. Very user-friendly. Ganda siya. Very baby-friendly siya. Ayan. So, may nagtatanong din pala dito. Medyo madami siya, pero isa-sum up ko na lang. So, nagtatanong sila kung ano daw yung matitid na temperature na ginagamit. So, actually, hindi kami masyadong nag-change ng temperature. Hindi kami nag-start ng other temperature kasi dapat, sabi daw nung nag-each toy, mag-start ka daw ng 16 para ma-reach mo na yung lamig talaga ng kwarto. So, kung gusto mo naman siyang baguhin, siguro after mga ilang minutes para ma-reach niya na muna yung gusto temperature ng kwarto. Ayan. So, kasi kami, pag medyo malamig na talaga na kaya na siya ng electric fan lang, so, ino-off na namin siya after 3 to 4 hours na paggamit. Lalo na paggabi, kasi medyo malamig naman na. So, ino-on na lang namin yung electric fan kasi ayaw naman namin na malamigan masyado yung baby. Ayan. So, that's it guys. So, I think yan lang muna ang aking mga answer sa mga tanong dito sa comment section ko last time dun sa video ko about TCL aircon. Ayan. So, kung may mga iba pa kayong questions guys, comment ko lang down below and I will try to get back to you soon. Ayan. So, overall, mako-comment ko sa TCL na itong Titan Gold Split Type kung meron pa ngayong binibenta. Grab nyo na guys kasi maganda siya. Lalo na kapag hindi nyo naman talaga masyadong gagamitin. Talagang gagamitin lang kapag kailangan na kailangan. Like pag mainit na mainit talaga. Like now na summer. Ayan, madali siyang magpalamig ng kwarto. And sulit na sulit na yung bayad nyo if ever. Kasi ngayon nga, mag 1 year na. Hindi pa naman kami na pa-clean or nagpa-maintenance doon sa aircon namin. Hindi pa siya nag-leak. So, make sure nyo lang na maganda yung mag-i-install or magaling yung mag-i-install ng aircon sa bahay nyo. Ayan. So, thank you for watching guys. Please, don't forget to like and subscribe.